Battle of Yuldo, April 22 hanggang 23, taong 1951. Ang Philippine 10th Battalion Combat Team pang counter-attack sa Yaltong noong 23 Abril, 1951. Isa sa mga pinaka-epikong tagumpay ng militar ng Pilipinas na kasangkot sa labanan sa Yuldo. Sa nasabing pakikidigma ng mga Pinoy kasama ng UN na pag-alaman ng 10th Battalion Combat Team of BCT na outrays ang UN, humiwalay sila matapos mapilitan ang mga kaalyado ng UN na umatras laban sa grupo ng mga sundalong Chinese at North Korea. Bilang bahagi ng kanilang First Spring Offense, ang kaaway ay pumuno ng halos 400,000 sundalo laban sa puwersa ng UN. Matapos ang pag-alis ng kanilang mga kaalyado, ang mga Pilipino na may bilang lamang 900, na pag-alaman nila na napapaligiran ng 40,000 sundalong kaaway. Gayunpaman, ay lumaban sila sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng kaaway nila at nagpatuloy ang pag-atake sa buong magdamag. Nang natanggal ang usod, 15 mga Pilipino ang napatay, 12 katao ang nasugatan, at 14 ang nawawala sa labanan. Gayunpaman, ang BCT ay pumatay ng higit sa 500 mga sundalong Chino habang nagdulot ng malaking bilang ng mga nasawi sa panig ng mga Chino. Nagulat pa ang mga commander sa UN nang malaman ng bandang huli na tumanggi ang mga Pilipino na umatras at sa halip ay patuloy na lumaban. Ang hindi pag-atras ng mga Pilipinong sundalo sa gabing iyon ay napigilan ang tuluyang pagkatalo ng puwersa ng UN sa gabing iyon. Sa kanilang katapangan, ang 10th BCT ay nakilalang Fighting Filipinos. The Rizal Day, Battle for Combat Outpost No. 8 noong June 17 hanggang 21, 1952. Ang mga kalalakihan ng 19th na BCT ay nakamasid sa mga nakaburol na kung saan napakaraming dugo ng Pilipino ang dumanyak ng 20th BCT, 19th na BCT at 14th na BCT. Ang isa pang nagniningning na sandali para sa mga puwersang Pilipino sa digmaang Korea ay dumating sa nabanggit na labanan. Sa pakikipag-ugnay na ito, ang mga miyembro ng 19th Battalion Combat Team, na kilala bilang Bloodhounds, ay nakipaglaban sa isang gory na 4 na araw na labanan sa mga puwersang Chino. Natinangka na palampasin ang kanilang mga posisyon sa Combat Outpost No. 8, isang tactical na mahalagang segment na binubuo ng Hill 191, kilala rin bilang Arsenal Hill, at Hill Erie. Nauna nang nakuha ang lugar sa isang matapang na pag-atake ng mga Pilipino na pinangunahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa pa lamang tenyente sa panahon na iyon. Unang humakbang sa pag-atake ang mga Inchik na may kasama pang artillery na tinitiis at sinagot ng mga Pilipino ng pag-atake ng walang tulong ng UN. Libu-libong mga sundalong Chino ang sumugod sa posisyon ng mga Pilipino sa pagtatangka na malampasan ang mga ito. Ngunit hindi hinayaan ng mga Pilipino na makalampas ang mga ito na sa ilang mga pagkakataon ay hand-to-hand combat na ang labanan. Ang mabangis na pagharang ng mga Pilipino ay napilitan ang mga Chino na itigil ang pag-atake. Pagkaraan, nawala ng Chino ng 2 tangke at higit sa 500 sundalo ang namatay. Samantala, ang 19th BCT ay namatayan at nasugatan ng kulang-kulang sa 20 dosena. Ang matagumpay ng mga Pilipino na ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na panalo sa kabila ng Piligro na itaas ang kanilang bandila sa Hill 191 sa buong tanaw ng mga Chino. Battle of Pulanglupa noong September 13, 1900. Ang laban sa backdrop ng digmaang Pilipino-Amerikano, ang labanan na ito ay isa sa mga pinakamalaking tagumpay para sa mga puwersang Pilipino sa Marinduque. Ang pinuno ng mga Pilipino, ang mailap na Lieutenant Colonel Maximo Abad, ay nagtatag ng isang perpektong bitag na humantong sa pagkuhan ng isang buong detachment ng Amerika na pinamumunuan ni Captain Deviro Shields. Lubhang inayos ni Abad ang kanyang mga puwersa. Nagtagumpay si Abad sa pagpilit sa mga Amerikano na magpunta sa isang maliit na bukid. Hindi maaaring umatras ang mga na-corner na Amerikano dahil ang kanilang ruta sa pagtakas ay naharang ng mga puwersang gerilya tulad ng paunang plano ni Abad. Nang makita na wala ng iba pang pagpipilian, ay pinataas ang puting bandila ng pagsuko. Ang mga Pilipino ay nakahuli ng higit sa 50 Amerikano, kabilang ang kanilang kapitan.
Ang pagkatalo ay nagpadala ng mga kagulat-gulat na balita hanggang sa US, lalo na dahil ang tinalo ni Abad ay isa sa 3 kulutong ng sundalong Amerikano. The Red Sea Incident noong November 29 hanggang 30, 1574. Konti ang nakakakilala kay Don Gallo, maliban sa kanyang kabayanihan, laban sa kilalang-kilalang Chino na si Limahong, na sumubok na salakayin ang Maynila. Bilang isang prelude, tinangka niyang maglagay ng isang katibayan na nasakop niya ang Paranaque, sa paniniwala na ang mga lokal doon ay hindi magkakalakas loob na tumutol. Ngunit siya ay nagkamali nang umalma ang mga tagapagtanggol mula sa barangay Santa Monica na pinamumunuan ni Gallo ay nagbigay ng matigas na pagtutol laban sa mga mananako. Napakaraming dugong dumanak sa labanan at nakilala bilang Red Sea Incident. Sa wakas, dumating ang mga sundalong Espanya upang tulungan ang mga Pilipino na paalisin si Limahong mula sa lugar. Bilang pasasalamat, kalaunan ay ihinawag ng mga Espanyol kay Gallo na may titulong Don, habang ang mga residente ng barangay Santa Monica ay pinalitan ang pangalan ng kanilang barangay sa kanyang sarili. Matapos ang labanan, naiinis na sabi ni Limahong na nagsinungaling ang kanyang mga taga-subaybay nang sabihing walang depensa ang Paranaque. Revolution sa Negros noong November 3 hanggang 6, 1898. Ayon sa Sun Tzu's Art of War, ang kataas-taasang at kahusayan ay naging dahilan ng pagkasira at pagsuko ng kalaban ng hindi lumalaban. Sa pangunguna ng mga general na sina Aniceto Lacson mula sa Hilaga at Juan Araneta mula sa Timog, ang mga revolusyonaryo ay nagmarsya patungo sa kapital ng isla ng Bacolod City, kung saan pinagtibay ng mga Kastila ang kanilang sarili. Ang mga rebelde ay gumawa ng mga peking canyon sa labas ng pinagsama mga kawayan kung saan pininturahan nila ng itim at naka-estilong rifle na gawa mula sa mga puno ng palma. Ang gobernador ng Espanya na si Isidro de Castro na nakikita ang mga rebelde na kumpleto ang sandata habang kasama ang mga sundalo sa loob ng katedral ng lungsod ay nagpasya na sumuko ng walang naganap na labanan. Ang raid sa kabanatuan noong 30 ng Enero taong 1945. Kilala bilang ang Great Raid at inilalarawan sa maraming pelikula, ang operasyong ito ay nakilala bilang isa sa pinakamatagumpay na operasyon ng pagsagip na isinagawa ng US Rangers noong World War II. Siyempre, hindi nila ito maaalis ng walang tulong ng mga gerilya na Pilipino sa ilalim ni Kapitan Juan Pahote. Ang isang katutubo ng Nueva Ecija, si Pahota, ay sumali sa mga puwersa ng USAFFE at nang maglaon ay pinuno ng isang unit ng gerilya nang sumuko ang mga Hapon sa Pilipinas. Sa oras ng operasyon, nag-aalala ang mga Amerikano na papatayin ng mga Hapon ang 500 plus POWs na ikinulong sa kampo ng konsentrasyon sa kabanatuan. Nilikha nila ang isang matapang sa likod ng mga linya ng pagliligtas na misyon upang maisalba ang operasyon. Ipinagkaloob ni Pahota ang mga Amerikano ng mahalagang impormasyon sa pagsubaybay at inayos ang mga kalabaw na maghihila ng cart upang dalhin ang mga bilanggo na alam niyang masyadong mahina upang lumakad pabalik sa mga kakampi ng ating pamahalaan. Inirekomenda rin niya ang isang plano na naaprubahan na ang isang eroplano ng Amerika ay unang lilipad sa kampo upang gulungin ang mga Hapon bago sila umatake. Sa panahon ng operasyon mismo, si Pahota at humigit kumulang 200 ng kanyang mga gerilya ay pinigilan ng higit sa 1,000 mga sundalong Hapones na nagtangkang tumawid sa tulay na papunta sa kampo upang palakasin ang kanilang mga kasamahan. Pagkaraan nito, inubos ng mga Pilipino ang mga Hapon na walang naitalang namatay ni isa sa mga Pilipino. Para sa kanyang nangungunang papel sa matagumpay na pagliligtas, iginawad si Pahota ng isang Bronze Star na pagpapasalamat ng mga Amerikano. Labanan sa Bataan noong 7 ng Enero, 9 ng Abril taong 1942. Upang maisulat ang labanan na ito, bilang isang pagkatalo laban sa mga Hapon, ay ang pagbawas sa magigiting na sakripisyo na ginawa ng libo-libong mga Pilipino na nakipaglaban sa tabi ng mga Amerikano. Kahit na ito ay isang pagkakasayang ng isang pagsisikap mula sa simula, ang USAFFE ay nagtataguyod ng matigas na pagtutol na pumukaw sa mga mananakop at mahalagang nasira ang kanilang timetable para sa pagsakop sa Asia at Australia.
ang mga Hapones na labis na napaniwala sa pamamagitan ng kanilang madaling pagsakop sa ibang mga lugar tulad ng Hong Kong at Singapore, nalaman ang mahirap na paraan na hindi susukaw ang mga sundalong tagapagtanggol ng walang nagaganap na digmaan. Ang mga puwersa na nakikipaglaban sa Bataan ay nakilala sa buong mundo bilang ang Batalang Bastards of Bataan dahil sa kanilang pinagpasyahan na sagupain ang kaaway. Ang tala sa ilalim ng kampanya ng Bataan ay ang labanan ng pockets at mga punto kung saan pinatay ng mga puwersa ng USAFFE ng hindi bababa sa 2,000 mga sundalong Hapon matapos nilang tangkain na masira ang mga linya ng mga nagtatanggol. Pinilit ng debacle si General Masaharu Ruben na umatras at maghintay para sa mga pagpapalakas. Matapos ang kampanya ng Pilipinas, nag-aalala rin siya sa Tokyo, ang kanyang karera ay nasira. Inaasahan ng mga Hapon na sakupin ang Pilipinas sa 6 na linggo. Ginawa nila ito sa 6 na buwan. Battle of Imus, noong September 1 hanggang 3, 1896. Para sa lahat ng mga kontrobersya na nakapaligid kay Emilio Aguinaldo, ang isang bagay na hindi may pagtatalunan ay ang kanyang katapangan ng militar. At ayon sa istoryador na si Nick Joaquin, namatay ang rebolusyon kung hindi nanalo si Aguinaldo sa labanan ng Imus at iba pang mga laban sa mga Espanyol. Sa loob ng 3 araw na labanan na ito, ang kapalaran ng rebolusyon ay nakasalalay kung mananalo o matalo si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan. Matapos dalhin ang bayan ng Imus sa isang madugong pakikipaglaban sa mga Espanyol na lumhasa, ay inilatag ni Aguinaldo ang isang bitag para sa 500 papasok na mga sundalo ng Espanya na pinamumunuan ni General Ernest de Aguirre sa Bridge ng Isabel II sa itaas ng ilog ng Imus. Kailangang tumawid ng mga Espanyol sa tulay sa pagpunta sa bayan. Sinira ni Aguinaldo ang isang seksyon ng tulay, itinago ito, at pagkatapos ay itinago ang kanyang mga tauhan sa mga istratehikong lugar sa buong bangko ng ilog. Nagtagumpay ang plano, ang mga darating na sundalo ay hindi nakita ang nawasak na seksyon ng tulay, hanggang sa huling sandali, sa puntong ito ay inutusan ni Aguinaldo ang kanyang mga tauhan na magbukas ng apoy at salakayin ang mga Espanyol. Isinara rin niya ang anumang daanan para makatakas. Siya ay walang tigil na pinamunuan ang kanyang mga tauhan sa buong ilog na malalim patungo sa likuran ng mga Espanyol. Matapos ang labanan, nakuha ng mga nagwagi na rebolusyonaryo ang 70 rifle at iba pang kinakailangang kagamitan sa militar. Si Aguinaldo, sa kabilang banda, ay kinuha ang saber na iniwan ni General de Aguirre sa kanyang pagmamadali upang makatakas. Kalaunan ay naging kanyang personal na espada.